heat transfer. Itong subject na to, ang pangalawa sa pinakamahirap na subjects na napagdaanan ko dito sa mechanical engineering. Isipin nyo, men. Sampulang sa amin yung pumasa. Yung mga masisipag lang tsaka matatalino. 40 kami estudyante, sampulang pumasa. Di ko alam kung ano pa yung pwede ko ikumpara kung gaano siya kahirap. Isipin nyo naman, sampulang pumasa, men. Sa totoo lang, hindi ko sure kung sampulang yung pumasa, pero parang mga ganun na. Siguro mga 12, ganun 13, pero at ito yung perfect story ng redemption. Isa to sa dalawang subject na humahad lang sa akin para magawa ko yung ME series. Kasi kapag bumagsak ako dito, syempre ano pa yung magiging motivation ko para gumawa ng ME series, diba? Kung baga paano nyo ako papaniwalaan kung lahat na lang binabagsak ko. I mean, parang pwede naman ako kasi parang pag nahihirapan ako, syempre mahirap talaga, tapos nai-gets nyo yung hirap. At dahil nga 40 yung bumagsak, syempre walang nagawa si sir kung hindi pa retake yung exam. Yung retake niya, Diyos ko, di ko alam kung anong ginawa ko nun, pero hindi ako natulog. Kinabisado ko lahat ng process at ng mahirap na tanong na nakita ko sa internet. Tapos syempre dahil 30 kaming nag-aaral, tulungan na lang kami. Nung nag-aaral ah, hindi sobrang strict yun ni sir. Pag nagpapa-exam, di ka pwede may pagkopyaan. Grabe, kahit nga kumausap ka lang, gaganon yung pero in the end, 10 kape, 2 oras lang natulog. Kahit pa paano, nakapasa ako. Oo, wala na. Sakto. Alam niyo din naman gano'ng kahirap yung power plant. Basta practice lang ng practice. Kasi familiarization siya ng concepts, terms. Actually, boom pipe gano'n. Kaya siguro kahit papaano, in isang araw lang siya ng prime bawat topic. Ay kung mahirap naman siya, syempre, di ba dapat hiniwalay nila. Pero kasi iba-iba yung experience ko nung nag-aaral ako ng online class. Parang yung mga tanong dun, mas mahirap dito eh. Kaya hanggang sa ngayon, mas nalilito pa rin ako kung saan ako mas magiging komportable. Kung sa board exam ba o nung inaaral ko ng kolehiyo eh. Pero alam ko naman yung obvious na sagot sa board exam. Kasi libre ka lang eh. Wala ka naman masyadong kailangan pang aralin. Kumbaga, di man. Try ko yung analyze pagkatapos ng buong review. Okay, heat transfer. 4 na video. Magsisimula na ako manood ng video. Ngayon! I was down but I'm up now. In a slump but I'm running out of time now. In a maze I don't know if I'ma get out. She gon' meet me down in the mad out. Fuck your shit is blown out. Bitch I'm getting faded out. Shawty let me. Okay, tapos na ang heat transfer. Bali ko nung yung simula natin sa physics dati, yung parentas nagkaroon lang ng heat exchangers. Unless may heat exchangers na ngayon sa physics, sa ngayon sa curriculum nyo, hindi ko alam. Pero yung 3 modes pa rin, yung conduction, convection, radiation, tapos yung pag pinagsama-sama mo silang lahat. Tapos yung dumagdaga yung heat exchangers na kung saan kinakalculate mo yung LMTD at yung heat transfer doon. So bali para kang nagsosolve lang din ng thermodynamics kasi kung ano yung concept na nangyayari sa evaporator, sa boiler, sa condenser, sa radiator, yung pa rin. Ligtas to, walang hotdog. Wala example ng hotdog. Rekta lang. Rekta salpak formula. Goods. Pero mamaya natin malalaman yung sagot. Yung hotdog na joke, yan yung pumatay sa aming 30 nung final exam dito sa heat transfer. At habang buhay na siguro kami mumultay ng problemang yun. Okay, heat transfer 1 to 50. Sisimula na ako magsagot. Yeah. I see my homies in poverty. I see some niggas they stopping me. The laugh on my face, the laugh on my ways. But sometimes I have always doubted me. But God never let the new mindset. At ang LMTD ng tanong na to ay 40.62 to 67. Papakita ko sa inyo. Ito yung continuation ng kwento ko kanina tungkol dito sa pag-take namin ng heat transfer na yung mga bumagsak kami. Kung gaano kami kalakas sama-sama. Tingnan nyo naman kung gaano kami ka-effort. Huwag gumawa pa sila ng quizlet. Tapos meron pa dito ng tutorial kung paano mag-solve ng isang problems. Tapos may process. Tapos meron din dito ng properties ng liquid. Kasi ito nga yung hotdog. Tapos pag yung oil may property siya kapag ka ganun. Tapos ganung temp. Tapos ito meron din kami GC. Pero umalis na yung mga iba rito. Kaya konti na lang. Pero diba, napakaraming casualties. Wala lang, naisip ko lang na may ganito nga pala. Kasi nagsasagot ako kanina ng terms. Tapos naalala ko na parang tinanong na to sa akin dati ah. Tapos naalala ko nga pala, meron nga palang 1 to 30 na terms dun sa pina-retake sa amin. Tapos kinabisado ko na lang ng buong buo yun. Parang 60 ata yun. Tapos 30 yung lumabas kasi set A, set B. Kumbaga kinabisado na lang namin. Nakakamiss mag-aral. Pero yung HT talaga literal lang na formula dependent siya. Sasalpak mo lang yung mga values din sa formula tapos meron ka ng final answer. Lalo na dito sa board exam na to. Kasi mas mahirap naman yung sa kolehiyo namin kasi dito. Nasabing ko na appreciate ko naman yung pagpapahirap ni sir sa amin na yun kasi basta kahit gaano kahirap basta reasonable naman siya magbigay ng grade. Okay lang sa akin kasi naman yung kapag ka mahirap nga tapos hindi pa reasonable magbigay ng grade yun yung tao din naman kami, sir. Ito na lang yung share ko sa inyo ngayon, malupitang tip. Alam nyo naman yung formula ng Q-rad ay emissivity times Boltzmann constant times area times T. Sabihin na natin hindi mo kabisado yung Boltzmann constant. Kunin mo lang yung calculator at pindutin mo lang yung shift sabay constant. Tapos pag nagtanong, lagay mo lang 31 equal BAM!
meron ka ng Stefan Boltzmann Constant. Okay, heat transfer. Bagong lahat ito muna yung mga topics, lessons na tinuro sa amin ng prime dito sa subject na to. Halos lahat din naman ng mga subjects na yan din yung pinag-aralan natin ng kolehiyo. Wala lang silang tinuro tungkol dun sa transient flow tsaka yung sa lump. Nakita ko kasi dun sa GC namin na yun yung pala pinag-aaralan namin kasi nga pala yung finals namin. Kumbaga yung mga nandito lang kasi yung mga madadali lang na parts, yung talagang conduction, convection, radiation tsaka yung heat exchanger lang. Yung heat exchanger sobrang dali lang niya kapag gets mo yung thermo. Hindi ka na malilito doon kasi Q condenser, sinabi ko na yung kanina, pero dun lang din tumatakbo. Pero syempre heat transfer nga, QMCP delta titas, form din siya ng energy, kaya hindi na kayo pwedeng malito. Lalo na kung nagamay nyo na siya nung inaaral nyo yung thermodynamics. Hindi nyo ma-appreciate ang ganda ng isang subject kapag di nyo pinagpuyatan. Yung tipong inaaral nyo lang, tas diretso lang yung buhay nyo, hindi nyo talaga ma-appreciate. Kaya ang ganda rin ng appreciation ko sa heat transfer kasi kahit papano, dahil nga mahirap siyang ipinasagot sa amin, mas na-appreciate ko yung kagandahan niya. Kumbaga sobrang lawak ng kaalaman ko pagdating dito, pero noon yun. Pero yun, hindi mo kasi ma-experience talaga isang subject kapag hindi mo pinagpuyatan. Kaya nga sabi ko, minahal ko yung thermodynamics kasi alos yun nga lang din yung kasama ko gabi-gabi, tas ito rin yung heat transfer. Isang buong gabi kasama ko to, kalandian, kausap, kakwentuhan. Hindi ko alam kung anong patakaran nila sa ibang eskwelahan, pero sa amin kasi nung bago pa dumating yung mga bagong prof sa amin, hindi rin masyadong tinatala ko heat transfer. Kaya yung mga higher years, medyo nahirapan sila nung lumabas to sa board exam kasi daw wala sila masyadong backup. Kumbaga yung backup lang daw nila yung talagang nireview sa kanila ng review center nila. Kaya nga sabi ko, na-appreciate ko yung pagpapahirap sa amin ng prof ko kasi alam ko kahit papano madadala ko yun hanggang dito sa board exam. Na ako nga nadala ko nga, tingnan niyo yung sinasagutan ko to, mas nadalian naman ako kasi nung inaaral ko siya kolehiyo. Sobrang laki ng agwat, men. In terms of difficulty, 75% alang din natin siya, pero nung kolehiyo ko talaga, sabihin na natin 80% pa nga to, 85%. Basta ang hirap niya talaga, lalo na yung sa finals na part. Yung conduction, convection, radiation, madali lang yung part na yun. Pero yung pagdating na talaga sa heat exchanger, pataas. Kung alam gagawin doon. Siyempre, malamang sa malamang, formula dependent din tong subject na to. Yung unit analysis niya, okay lang din naman. Madali na lang yun kasi familiar na rin tayo doon. Kapag marami ka nang napag-aralan pagdating sa thermodynamics, kasi siyempre, energy lang din naman. Watts, gagawin mong BTU, tipong ganon, kilojoules, yun lang din naman yung umiikot dito. May isang tanong ako nasagutan na hindi given yung PSAT, kaya kailangan mo ng steam table. Given yung PSAT, tas kailangan mo kunin yung TSAT. Kaya, tas ima-minus mo sa condenser. Yung tipong ganon, tas napaisip ako, bakit ganito, but mega. Di ko alam, pero yun nga, parte siya ng pipe, tapos meron din naman pressure, tapos meron din temperature. Oo, kailangan din yung steam table. Kumbaga, konektado pa rin siya sa thermodynamics kahit heat transfer lang siya. Pwede mo nga rin equate yung heat transfer na to dun sa QMCP delta T ng condenser. Tipong mga ganong klaseng tanong. Pag mas marami kang nalalaman, mas marami kang options para masagutan yung mga tanong na yun. Kumbaga, hindi ka pwede mablanko. Dapat, maisip mo nga lang, yun lang yung naghihiwalay sa'yo para masagutan mo yun. Bali, in summary, that alam mo lang yung conduction, convection, tsaka radiation, tapos dapat alam mo rin yung heat exchanger, tapos alam mo rin kung ano yung mga nangyayari sa mga yun. Pagdating naman sa mga pipe na may insulation, dapat gets mo lang kung saan diameter yung saan. Yun lang naman yung mga tipong hadlang lang sa isa pagsagot mo dito. Pero sa pangkabuuan,